sir, kukunin natin yung gamit ko sa pag-fishing. Alas 9 ng umaga, inabutan ko si Gary na naghahanda para sa kanyang pag-fishing. So, kailangan bago mo may susuot to, lalagyan mo muna ng tubig para habang sinusuot, hindi siya makunat dalin. Gary, luma na. Butas-butas na. Ano pa to sir? 2016 pa to. Kasi ito talaga ang lagi namin ginagamit. Dalawa nga yan. Isa kami. Ito ang sa akin. Kaso, pag ito sinusuot ko, hindi na ako komportable huminga. Naiipit na siya sa tiyan. Sobrang sikip. Ba't sumikip na? Oo, sumikip na siya. Ito yung pinakabagong naibigay sa inyo. Ilan taon mo na ginagawa ito? 5 taon, magmula 2016. Ang pakay niya ngayong araw, tanggalin ang bara sa tinatawag na trash rake na sumasala sa mga basura sa pumping station. Ito raw ang dahilan kaya natigil ang kanilang operasyon. Pagkakita ko pa lang sa sisisiri ni Gary na nasa 10 talampakan ng lalim, alam kong delikado. Pag. Okay. Ito yung may problema. Oo. Ito ang bababae ko ngayon kasi nag-stack up daw itong trash rake nila. Hindi na ma-operate. Mm-hmm. Kaya titignan natin yung sitwasyon niya sa ilalim kung anong meron. Mm-hmm. Dito pa lang sa ibabaw, wala ka na makita sa ilalim. Oh. Wala na. Ganyan, pag bumaba kami sa ilalim ng tubig, totaling bulag ka. Kaya yung kilos namin sa ilalim, di numero, dahan-dahan. Ang kulado lang, no? Mm-hmm. Sige, isahan mo na. Para makahinga sa ilalim ng tubig, gumagamit si Gary ng compressor machine. Delikado pag naipitan ng hangin yan, nasa baba ako, baka makalunok ako ng tubig. Wala ka ng ano dito, wala ka ng hangin, patay na eh. Kaya sinisiguro nilang wala maipitan. Bago kami buwaba niyan, sir, sa ilalim ng tubig, magdadasal muna kami. Iwas kami sa diskrasya sana. Pag nandun na kami sa actual, i-monitor muna namin kung may matatalim na bagay o matutulis. Nasa isip ko na lang, sana magampanan ko na maayos yung trabaho ko. Walang mangyaring disgrasya o magkasugat para ligtas ako makauwi. Ilang sandali pa, bumaba na sa tubig si Gary. Dahil sa dumi ng tubig, wala nang makita sa ilalim. Pero dinig ang bawat hinga ni Gary. Delikado dyan yung ano, pag may nakaipit na bakal na patulis. Dami! Ayun, dami yung ano, yung dami na bote. Ang mapakaw na yan? Malalim to. Kaso yung mga basag na bote na pag pinaikot yan, napabasag, meron talaga. Oo, yun pa. Kaya kailangan lagi talaga kami may sapatos. Minsan na palang nasugatan si Gary habang naglilinis sa isang pumping station. Wala akong sapatos nun. Pagbaba ko, ayun na, hindi ko alam na may yero nakatusok talaga. Ano lang siya, kumbaga sa ano, paa, bumuka. Yun na, ahon na ako kasi bawal sa amin yan eh. Pag may sugat, hindi ka pwedeng bumaba eh. Ahon na agad ako nun. Sinabi ko na sa kasama ko, hindi na muna ako pwedeng bumaba. Hindi rin daw maiwasang pumasok ang maraming tubig sa bibig niya habang kagat-kagat ang hose ng compressor. Makakapasok talaga yun. Yung tubig. Nakaano yun, yung hose ko may mouthpiece. Yung sa kasamaan ko, hose lang talaga. Yung sa akin,
may mouthpiece. Kaya pag nilagay ko sa bunganga ko, okay lang. Pero pag tinanggal ko na, nasa ibabaw ko ng tubig, kahit pa paano, pag tanggal ko, may mapasok pa din. Yung galing sa mukha, papasok dito. Sa pag-iikot namin sa pumping station, kapansin-pansin din ang mga lumulutang at naggalat na PPE, gaya ng face mask. Pag sinabi mo face mask, gamit na face mask, hindi mo alam sino gumamit yan. Opo, hindi mo alam anong pwedeng galing yan. Andala. Kaya nga, inano ko na lang sa taas, na gabayan pa lalo ako. Matapos ang 15 minutong pagsisid sa maruming tubig, natuntuligari ang sanhi ng bara. Agad iniahaw ni Gary ang bahagi ng sofa. Para sofa! Inyo, oh. Inyo nakabara sa ilalim? Nakaipit dito sa may ano, gilid. Oh. Kaya hindi gumagana. Oo, oh. Ang laki oh. Ito, nalaman na nila kung ano yung sanhi, kung bakit nagka-problema itong isang bahagi ng pumping station. Ano nakita mong problema? Nakasabit yung sandala ng sopa, kaya pala hindi na mag-operate ito. Mm-hmm. Tapos may naka... Ayan, mga kaway, oh. Mm-hmm. Saka yung isang nakasiksik sa kadena niya. Ano pang nakikita mo mga panganib sa ilalim? Ayun nga yung, ayan, may nakaano pa yan sa ilalim, yung nakatayong parang supply. Ayan, matutulis yun, bakal. Kaya yung kilos ko sa ilalim, dahan-dahan, safety, kumbaga. Kaya kung hindi mami-maintenance yan, kawawa tayo. Lubog ang Maynila. Ang mga pumping station katulad nito ang solusyon para maiwasan ang mga pagbaha dito sa Metro Manila. Tuwing malakas ang ulan, sinisip-sip ng mga pumping station ang tubig na naiipon sa mga creek at estero at itinatapon ito sa mga ilog o sa dagat. Ang problema, naapektuhan ang operasyon ng mga pumping station tuwing marami ang basura. Bumabara kasi ito sa mga tubo kung saan dumadaan ang tubig baha. Malaking bagay raw ang ginagawa ni Gary para mapanatili ang operasyon ng pumping station. Sa mga hindi gano'ng nakakaunawa, ano ang problema pag nahinto ang operasyon ng kahit isang bahagi lang ng pumping station? Malaking epekto po sa amin yung pag nawalan kami ng isang pumps na gumagana dahil po nababawasan yung kapasidad ng aming bomba. Sali po na 100% naming mabubomba yung tubig natin palabas, mga 80% lang po ang mabubomba natin tubig dahil po sa bara ng basura. Wala nang ibang dahilan ang pagkasira no, ng pumping station, kundi basura lang talaga. Talaga po ang unang-una naming problema sa pumping station. Mas pinalala pa raw yan na mga itinatapong PPE sa mga estero. Dito sa Vitas Pumping Station, nasa 10 kilo na mga face shield, face mask ang nakukolekta kada linggo. Basurang galing sa mga estero. Pagkatapos sumisid sa Vitas, lilipat naman si Gary ng pumping station. Dito naman siya magtatanggal ng basura para hindi bumara sa makina. Ito ma'am, isa na din sa ninang pagbara nito. Kasi hindi man pa pera-perason dating nito, bultuan din pag may dumating na buhos ng ulan. Tsaka yung mga face shield. Tapos yung ano, patay na hayop. May dumadating din na mahihiringgilya dito. Kaso mahirap hawakan. Lalo na't may karayom yun. 13,000 pesos ang sahod ni Gary kada buwan. At hanggat kailangan doon ang serbisyo niya, handa siyang magtrabaho. Eh hanggat nandito ako sa serbisyo ma'am, wala namang ibang trabaho ang ma-applyan dahil may edad na din ako. Hanggat nandito ako sa serbisyo, gagawin ko yun kasi trabaho namin yan. Nananawagan po kami na bawas-bawasan po natin ang pagtapon ng basura kasi mahirap din talaga ang trabaho namin, lalo na't bumabagyo.
Sana iwas din pagtatapon, tapos sa tamang tapunan.